Hello everyone. Ito, may hinanda akong cabbage leaves at nilinis ko na 'yan. Ngayon, ang gagawin natin dito ay ilagay muna natin sa hot water para lumambot ng kaunti kasi hindi natin marul pag ganitong crispy. So, ayan, ilagay na natin sa tubig. So, hintayin natin na medyo malambot ng kaunti para hindi tayo mahirapan at hindi masisira yung ating pag-roll sa ating karne. At ayan, malambot na siya. Huwag lang palambutin na masyado. Nilagay ko siya sa malamig na tubig para hindi siya ma-overcook. At ngayon ay iset aside natin at ihanda natin yung ating ground meat. At of course, lagyan natin ng mga seasoning. Meron tayong green onions, paprika, garlic, black pepper, coriander, provincial herb. Ayun, so sama-sama na natin at ihalo sa ating karne. Of course, mayroon pa yung carrots at saka tomato sauce at saka cheese. Kahayan, buhagin muna natin yung ating karne bago ilagay yung ating mga spices. Pagkatapos nating mailagay itong mga spices ay halo-haloin natin. Then, lagyan natin ng around half a tablespoon of salt and then 2 eggs. Ihalo na rin natin yung ating carrots at haluin ng maigi para yung ating mga spices ay na-mix ng maigi. Super sarap ito, guys. So, ayan, ihanda ko na yung ating Pyrex at lagyan natin ng tomato sauce. Ang ginamit kong tomato sauce ay yung ready-made kasi mas masarap. So, ayan, magsimula na tayo ng pag-roll ng ating carne or yung ating mixed ground meat. So, ayan, guys, sinimulan na. At ituloy-tuloy lang natin ng paggawa hanggang sa mapuno yung ating baking dish or Pyrex. So, ayan, nasimulan na. Time lang kasi syempre maraming process. But masarap ito, nakaka-enjoy. Ayan. Gusto yan ng mga bata mostly. So ayan, last part na yan. And then pagkatapos niyan ay lagyan natin ng tomato sauce sa taas. Sprinkle natin hanggang sa mapuno ang kanyang taas. Ayan, di ba? Pagkatapos niyan, kailangan malagyan natin ng maigi yung tomato sauce. But normally itong tomato sauce ay nagatubig yan. May tubig na kasama kaya pag maluto yan, medyo mayroon na siyang sauce. At pagkatapos ay lagyan natin ng mozzarella cheese. Ayan. And then ilagay lang natin sa oven ng around 30 minutes or 35 minutes. 180 degrees. So ayan, tuloy-tuloy lang natin hanggang sa matapos. And go straight to the oven. Ang sarap niyan, guys, pag maluto. Ayan. Requested ito ng aking mga anak kasi gusto nila yan.
kalahati yan ay partneran natin ng either rice, potato, pasta, pwede dyan. So, punta na siya. Ayan, ready na siya. Galing na sa oven. Very quick. Ayan, sarap, no? Kahit ano pwede mo i-partner o tinapay, pwede dyan. Masarap. Very delicious. Super. So, ayan guys, I hope nga nag-enjoy kayo.